Hi guys! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gawin ang double sliding and open-close sliding effect. This is ML Duo Mix Vlog Tutorial. Let's start! First, mag-a-add muna tayo ng clip na gagamitin natin. So, ayan. Edit natin yung speed. Normal. Then, iset natin yung speed into 0.3 times. Para mas humaba ang duration ng clip at mas mabagal kaysa sa normal speed ng clip natin. So, ayan, meron na tayong main track. Ang una nating gagawin is double sliding effect. So, mag-a-add muna tayo ng clip sa overlay. So, guys, depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin, kung image, GIF, or video. So, ayan, adjust lang natin itong overlay clip para mag-fit sa ating format. I-edit natin yung speed ng overlay. Normal, then iset natin into 2.5 times. So, ayan, sakto, meron na tayong 2 seconds duration na magagamit for double sliding effect. I-edit natin yung overlay. Hanapin lang natin yung mask. Split, then sa preview panel, i-rotate natin yung overlay into negative 90 degrees. So ngayon, i-copy natin yung overlay. Then, ipantay natin yung copy sa ibaba ng first overlay. Edit naman natin itong second overlay. Puta tayo dito sa may mask. Then, pindutin lang natin itong invert. I-drag lang natin yung timeline ng kaunti. Then, mag-add tayo ng keyframe sa first overlay and second overlay. Then, i-drag ulit natin yung timeline sa pinaka-end part ng dalawang overlays. Then, mag-add ulit tayo ng keyframes sa first overlay and second overlay. Huwag na natin galawin yung playhead. Sa first overlay, edit ulit natin yung mask. Then, sa preview panel, i-drag lang natin yung overlay from center to left. Sa second overlay naman, same lang ang gagawin natin katulad dun sa first overlay. Ang pinagkaiba nga lang, i-drag natin ang overlay from center to right. Then, i-play natin guys! Meron na tayong double sliding effect! Next is open-close sliding effect. I-drag lang natin yung timeline dito sa main track, speed, then mag-add tayo ng clip na gagamitin natin for open-close sliding effect. So, ayan, na-add na natin yung clip. I-copy naman natin yung last main track. Then, gawin nating overlay. Then, ipantay lang natin yung overlay sa second main track. Sa overlay, i-drag natin yung timeline to 1 second. Split. Then, delete natin yung excess clip. Then, edit natin yung mask. Split. Then, sa preview panel, i-rotate lang natin yung overlay into negative 8 degrees. Next is, i-copy natin yung overlay. Then, i-drag natin dito at i-align sa first overlay. Then, edit natin yung mask ng second overlay, then invert. Next is, i-copy lang natin yung first overlay and second overlay.
Then, i-unline lang natin yung first overlay and second overlay copy sa dulo ng second main track. Then, i-reverse natin yung first overlay and second overlay copy. Next is, mag-add tayo ng keyframe sa umpisa at dulo ng apat na overlay. So, ayan, meron na tayong keyframes. So, next is, i-adjust natin ng timeline sa dulo ng first two overlays at itatapat ito sa may keyframes. Then, i-edit natin yung mask ng first overlay. Then, sa preview panel, i-drag natin ang overlay from center to top. Sa second overlay naman, same lang sa first overlay, pero i-drag natin ang overlay from center to bottom. Then, i-adjust ulit natin ang timeline sa umpisa na second two overlays at itapat ito sa may keyframes. Then, ulitin lang natin yung ginawa natin sa first two overlays. So, ayan, meron na tayong open-close sliding effect. We're done! So, guys, ito yung full video clip na nagawa natin. Any suggestions, comment down below, and if you like our videos, please like, share, and subscribe. Thank you for watching.